Hi guys, and ngayon madaling araw na, so I decided to make a video before I go to school. So in this video, it's gonna be the unboxing of the Lazada item that I had actually ordered. So in order ko na siya sa Lazada gamit ang PayPal account ko. So kung gusto niyo matutunan kung paano mag-order sa Lazada gamit ang PayPal account niyo, pumunta lang kayo sa description section at find nyo yung link. So ito, i-unbox ko na. Actually, na-open ko na siya kasi actually nagamit ko na siya. Pero i-unbox ko lang siya para mapakita sa inyo kung ano talaga yung item, paano siya dumating. So dumating siya, actually wala ako sa bahay. Iniwan niya ng tumawag yung Lazada sa akin, tapos iniwan niya sa kapitbahay ko. Yun lang. Tumawag sila sa akin. Sinabi ko na iwan niyo lang siya sa kapitbahay ko. Now, ito yung Lazada packaging. Wow. As normal. Actually, it's not my first time ordering from Lazada. So, ito, I will take out the item out of the plastic. I cannot call it out of the box, but out of the plastic. So, eto actually, yung packaging, I mean yung bubble plastic niya is already wrecked like this mess. So, originally, hindi siya ganito. Napaka-seal niya, guys. Actually, yung bubble plastic niya, napaka-seal niya. Makikita mo talaga na brand new yung item. So, makikita nyo sa Lazada, eto. Hindi ko na siya binigyan ng pansin yung resibo. Binili ko siya for like 438. Now imagine, 16 gig of for just 488, but I have the shipping fee, 120. You must pay the shipping fee like a normal ordering stuff. So as you can see, here is the Strontium. So medyo magmamadali lang ako, guys. Kunin ko na siya dito, ilagay ko siya sa tabi ko. At ito yung item. Yeah. Ito yung item. So, makikita niyo siya sa karton. Makikita niyo NITRO kasi napakabilis, up to 65 mbps, 16 gig of storage with OTG card reader. Wow, OTG means USB flash drive. OTG means on the go. Medyo napaka-useful talaga niya sa mga estudyante katulad ko, mga IT students, o hindi lang IT, lahat ng estudyante. Sa mga mahilig sa mga techs or mga technology. So, here, as you can see, micro SD card for tablets. And never mind for that, it's actually just, yeah, 5 reasons to choose Strontium. Kayo nang bahalang magbasa dyan. Ang masasabi ko, napakaganda yung item. It's worth the money. The money is sulit na sulit talaga siya, guys. So, ang gusto ko lang dito is class 10. Kaya, kung gusto nyong pumili ng napaka-high-end na SD card, pumili kayo ng class 10 kasi napaka-secure at na matagal siya masira. So, eto yung SD card. Baka makalimutan ko. Medyo makapal siya, guys. Matigas. Matagal masira. Feel na feel ko. Kasi, meron akong ibang SD card. Medyo cheaper siya kaysa dito. Pero, mas maganda to. Kasi, napakabilis. Na-try ko na siya. Ginamit ko na siya. Napakabilis. Yeah. So, itatry natin yung USB OTG niya with this phone. For example, gusto niyo mayroong phone ang kaklase mo, meron siyang movie, tapos gusto mong mag-copy
Kaso wala kang phone. Ang meron mo lang ay eto. Magagawa mo lang siya sa ilang segundo. So, ang gagawin nyo, so makikita nyo, para lang siyang normal na charging pin ng USB 2.0. Hindi nagpo-focus. So, makikita nyo. Parang USB charging. So, ikakabit nyo lang siya sa charging o anong tawag dito, USB 2.0. Kakabit nyo lang siya. Tapos, mag-iilaw siya. I'm not sure makikita nyo, pero nag-iilaw siya. So, tapos, sa phone nyo, kailangan supported, kailangan nyo munang i-consider, kailangan nyo munang alamin kung USB OTG capable ba yung phone nyo. I-search lang siya. Napakadali ng gawin nun. You can even change to default. Cancel that. Hindi ko kailangan i-change ang default. So, makikita nyo, external USB storage, 14 gigabytes, GB. So, and ipapakita ko nyo sa file manager. And tatlo. Nakikita nyo, tatlo na siya. Meron siyang SD card, phone storage, external USB storage. And actually, nagamit ko na siya, na nalagyan ko na siya ng mga files like dito, GTA, Grand Theft Auto, at mga movies. So, back, napakita ko na siya. So, kung gusto niyo siyang tanggalin sa Android para hindi siya masira o para maging secure lang, para makasiguro, pumunta muna kayo sa storage, tapos i-unmount nyo. Unmount USB storage, napakadali lang. So, tatanggalin ko na siya at ipapakita ko na siya kung gumagana ba siya sa PC. Nalaglag siya, guys. At nalaglag ang mahiwagang USB OTG. So, ipaplag ko lang siya sa PC o laptop. Ano ba? Kahit ano, basta support, nagsusupport lang siya ng USB drives. Ayaw siya mag-focus. So, I will go to the file explorer, of course, and so on. I will go to the PC to make it bigger. And, so makikita nyo, Strontium D, which is your drive. So, I have all the files here, like this one. This is a movie. And ipi-play natin kung ganong nga ba. Wow. Mabilis talaga siya, guys. Kung mag-move at magka-copy kayo ng files, mabilis siya. So, here is the movie. Hindi ko ipapakita siya yung full movie. So, I think that's it for this video, guys. And if you like this video or nakita nyo yung, or if you think this video is useful, make sure to subscribe to my channel. And ang masasabi ko lang sa item is maganda siya, sulit yung pera nyo. Bumili kayo neto kasi napaka-sulit. Yes, napaka-sulit. So, it's worth 438 on Lazada. 438 ba talaga to? Yes, almost 440. It's worth buying, guys. And, yeah, I think that's it for this video. Thanks for watching. See you on my next video.